Mainit na pinag-uusapan ngayon ang report ng Commission on Audit o COA kung saan sinabi nilang nakitaan ng several deficiencies ang paggamit ng Department of Health o DOH ng 67.32 billion pesos COVID-19 response funds. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ba ang mga deficiency na natuklasan ng COA sa paggamit ng pondo ng DOH? Sabi ng COA, kabilang sa mga deficiencies ay non-compliance ng DOH sa law, rules and regulations sa pag-transfer ng pondo. Kasama sa kunesyon ng COA ang 42.41 billion pesos na pondong transfer sa implementing partner agencies ng DOH nang wala umunong memorandum of agreement at iba pang mga dokumento. Pero paliwanag ni DOH Secretary Francisco Duque III, kompleto sila sa mga dokumento. Ang lahat ng mga memorandum of agreements, ng mga donations, yung mga supply contract, yung mga delivery receipt, yung schedule of payments, lahat yan. Meron lahat yan. Binibigyan ng DOH ng 6 na araw para ipaliwanag ang nakitang deficiency ng COA. Dahil sa report ng COA, muling umingay ang panawagang magbitiw sa pwesto si Duque. Wala naman silang maipakitang dokumento that will link me to any corrupt activity. Dahil lahat naman tayo sumusunod tayo sa mga panuntunan, sa batas, zero. Wala akong alam na kinurakot dun sa pera. Lahat ng pera nito ay maipapaliwanag. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-Stand for Truth, sa paglabas ng COA report, dapat bang imbestigahan ang paggamit ng DOH sa COVID-19 response funds? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-Stand for Truth.